Hello guys, welcome back ulit dito sa aking YouTube channel, Maniway TV. Ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-iisang Tok Tok Rider. So marami siguro sa inyo nagnanais na makabilang sa o maging rider ni Tok Tok. So ito na yung mga sagot guys sa mga katanungan nyo kung paano maging isang Tok Tok Rider. So yung link, ilalagay ko na lang mamaya dyan guys sa baba. So pindutin nyo lang doon, yun ang registration. Mag-send lang kayo ng mga personal information. So itong video na to kaya ko ginawa para at least malaman nyo rin kung paano. Panoorin nyo lang to hanggang sa dulo para malaman nyo rin, para hindi na kayo mga pa kung ano mga gagawin. So ito papakita ko sa inyo. Pero bago yan guys, hingin ko muna ang inyong suporta by clicking the subscribe button and notification bell. At pagkatapos nyo mapanood yung video guys, pabigyan naman ako ng like and then pakishare na rin po sa mga friends, relatives nyo, sa mga barkada nyo para at least aware din sila kung paano mag-apply dito kay Tok Tok. So yan na nga guys, no? Simulan na natin kung paano ba yung proseso ng pag-apply dito kay Tok Tok. So ayan. So may nakikita kayo dito guys na tatlong guhit at tatlong tuldok sa taas. So ito, nakikita naman siya yung may bilog na yan. Click nyo lang yan. Then, nandito yung mga katanungan, be a Tok Tok Rider, be a Tok Tok Operator, Boca Delivery. So, ang gagawin natin guys, ay mag-a-apply tayo bilang isang rider ni Tok Tok. So, kiklik lang natin tong be a Tok Tok Rider. Click nyo lang yan. So, nandito na tayo sa Tok Tok Rider Registration Form. So, click lang natin to. Personal information lang naman to, yung first name natin. So ito guys, first time ko rin tong mag-apply kay Tok Tok. So hindi pa ako nakakapag-apply. So gusto ko lang ipakita rin sa inyo kung paano yung pag-apply ko. So syempre ilalagay lang natin dito yung mga personal information natin. First name, middle name, last name, address. Then may address to pa dito, barangay, region, province, then municipality or city, postal code, country, license number, then mobile number, then email address, confirm email address, then password, then confirm password. Then nandito naman yung vehicle information, vehicle type, vehicle brand, vehicle model, then plate number, engine number, chassis number. So ito yung mga kailangan yung fill upan guys. Then dito yung mga requirements. Ito yung mga requirements guys ni Tok Tok. So driver's license photo, then vehicle ORCR, then NBI clearance. So, wala ako guys NBI clearance. So, ang itatry ko naman ditong ilagay is police clearance. Try natin kung i-accept ba nila yung police clearance ID. Kasi wala pa akong NBI clearance. So, malalaman nyo yan guys kung na-approve tayo dito sa pamamagitan ng police clearance. So, yan. Malalaman nyo rin yan. Ipapakita ko naman sa inyo. So, drug test. Optional to be followed. Pwede naman to. Then, ito yung CAPTCHA. Parang CAPTCHA. So, kakopyahin nyo lang yung nakalagay dyan na letter dito sa blank, then isusubmit na lang. So fill up na tayo guys ng ating pangalan, mga personal information. So ayan, siyempre yung last name natin na importante. So ayan, address. Dito yun lang, wait lang. Hanapin ko lang yung ating adapter ito. Yan.
So, yung... Yun. Yan, click nyo lang ito. Siyempre, NCR tayo. Metro Manila. City. Then postal code dito, guys. Yan, dito na tayo, guys, sa vehicle information. Select type. Siyempre motorcycle, brand. ATM, other. Vehicle model. So 110. Plate number. So dito, guys, engine number, then chassis number. So try natin 'yan. So dito na muna tayo sa choice file. Driver's license photo. Ayan. Tapos vehicle. Then NBI clearance. So wala tayo dito, guys, NBI clearance. Police clearance na lang. Ayan. Drug test. Wala rin tayong drug test. To be followed na lang yan. And then may nakalagay dito yung captcha. Ayan. Isulat nyo lang dyan. Kopyahin nyo na lang, guys. Make sure na tama. Then double check na lang ulit. Wala tayong chase number. Yan. Okay naman. Then submit na natin, guys. Hintayin lang natin siya. Nagpa-processing pa. Tingnan natin kung ano maging resulta ng ating pag-apply. So, ano nangyari? Ba't nawala? So, try ulit natin submit. So, dito, guys, kailangan pala talaga ng engine number. So, kailangan talaga natin siyang ilagay. So, ilagay na lang natin. So, medyo maigpit dito kay kitok-tok. One, three, six. One, four. So, ayan. Then, yung chassis number. Kailangan din, guys, yung chassis number. Makikita nyo naman to, guys, sa inyong mga ORCR. So, nandito naman yan. So, hanapin nyo na lang sa inyong mga ORCR yung engine number, chassis number. So, ayan, guys. Then, submit na lang ulit natin. Ayan, confirm. So, kailangan nyo na lang. Then, submit. Ayan, submit na lang natin yan.
So, yun, processing pa rin. So, nandito na guys, registration completed. Hooray, KaTokTok, your application has been sent and will be reviewed carefully. Please expect a call from one of our representatives within 2 to 3 working days. Ayan guys. So, tatawagan na lang daw tayo ulit pag na-verify na ang ating application. So, ganun lang guys. So, pwedeng-pwede naman tayo mag-apply. So, try natin kung ma-aprobahan yung ating police clearance kasi wala akong in-bay clearance. So, ganun lang. So, nandiyan guys yung link sa baba. I-click nyo na lang. Ilalagay ko na lang. So, apply na kayo kay TokTok. So, ayan. Ganun lang yung process natin guys. Kung paano maging TokTok rider. So, hanggang dito na lang guys yung ating video. So, maraming salamat ulit sa panonood ng video na to. Sana nakatulong sa inyo. Siyempre, kung may mga katanungan kayo guys, so i-comment nyo lang dyan. So, tatry natin yung sagutin. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Ingat lagi. Keep safe, mga kamao.